Mangadlo mga higala, alam ba ninyo na ang United Nations ay mayroong Yearly World Happiness Report? Nakalista sa report na yan ang mga pinakamasasayang tao sa mundo. Ang mga taga-Finland ang laging number one mula noong 2018. Ang mga taga-Venezuela naman po ang pinakamalungkot. Pang-ilang kaya tayong mga Pilipino? Ito na po ang sagot. Ang Pilipinas, sabi ng 2021 UN World Happiness Report, ay number 61 sa 149 countries. Not bad kung ako ang tatanungin nyo. But we can do better. Palakpak naman dyan. This report of the UN is interesting. Marami tayong gustong malaman dyan. For one, ano ba ang ibig sabihin ng happiness? Magiging masaya, fine. Now, what makes people happy? Are you happy? Ulitin ko po ang report ng UN. Sa 149 countries, ang Pilipinas ay number 61 sa pinakamasasayang tao sa mundo sa taong ito, 2021. Which happens to be the world's second year into the devastating COVID-19 pandemic. Kaya ang tanong ko po sa inyo, after all this time, after all these extreme and not so extreme quarantines, masaya pa ba kayo? I hate to be the party spoiler. Pero kung yan ay masasagot nyo in the affirmative and in all honesty, I will not argue with you. Keep up the fun. Be happy. Unfortunately, hindi ko po yan masasabi sa mga kababayan na nagsusumbong sa amin. Halimbawa, paano ang isang masayang okasyon na gaya ng binyagan ay mauwi sa trahedya? Ayon sa report ni Dessa De Castro, ang krimen ay konektado sa kanta na pinasikat nina Matt Monroe at Frank Sinatra. Teka, may namatay na naman sa kanta ng My Way. Kuya Mon, pasensya na pero hindi ko kapanahunan itong My Way ha. Pero may kaunti akong ni-research patungkol dito. Mula late 1990s, mahigit na palang sandosena ang mga namatay na maiuugnay sa kantang ito. Isa na palang social phenomena ang mga patayang tinatawag na My Way Killings. E paano ba naman dito sa atin usong-uso yung mga video-oke at karaoke? Paano ba naman yung mga kababayan natin ang hilig-hilig kumanta? May karaoke sa mga beer house at karinderya. Nagkakaraoke o video-oke tayo kapag may kasal, may binyag, birthday, reunion. Kung walang video-oke o karaoke, no problem. Ang dami-daming video-oke at karaoke for rent. At ang mga paboritong kantahin sa video-oke at karaoke ay My Way. Nag-message sa amin si Ana Alcaraz sa Facebook page ng Isumbong Mo kay Tulfo. Pinatay ang kanyang tatay, si Juan, matapos tangkaing kumanta ng My Way. Ngunit kaiba sa mga nakaraang My Way killings, mas brutal ang sinapit ni Juan. Diyos ko! Bakit nangyari ito sa tatay ko? Hindi mo na ako siya kaming panoorin. Natulala na lang ako kami dito sa bahay. Talagang napalibod ko ako, napaarugulgul ko ako, tumatawag po ako sa ama. Bakit nangyari ito? Ang pinakamasakit ko, bakit nakatakas yung Gabriel Doña? Bakit hindi na nagpot yung iba? Sa pagkukulong po ng polis, hindi ko kasi sila yung napatayan, ma'am. Ang binabanggit ni Ana na Gabriel Doria ay isa sa limang nagtulong-tulong sa pagpatay kay Mang Juan. Ang sinasabi namang nagpabaya ay ang Kainta Rizal PNP. Ang sabi nga ni Kuya Mon, so what else is new? Parang awa niyo na po. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Kung paano ko po mapaparating sa pinakataas ang kaso po ng tatay ko na pinagsasaksak, binugbog at dinukot pa po ang bituka niya.
Marami po kaming hawak na video, parang awa niyo na po, tulungan niyo po kaming makamit agad ang hustisya niya. Kasagsagan man ng bagyong Jolina, agad naming pinuntahan ng crime scene. Sinalubong kami ng mga kapatid ng biktima, sina Jocelyn at Leia. Bakit daw naghimantong sa patayan yung supposedly dapat isang magandang pagdiriwang kasi binyagan po yun, di ba? Sino nang mag-aakala na ang binyagan ay mauulitan sa patayan? Paano po nangyari? Sa kantahan yan, ma'am. Parang, kasi itong kapatid, mahilig talaga sa kanta. Saka magaling siya magumanta. Parang inggitan ba? Kasi lasing din yun. Lasing na rin yung sumala sa kanya. Wala naman silang away yung nangyayari. Dalawang kaibigang babae ang nag-imbita kay Juan sa binyagan. Kalapit bahay lang naman. Sa gitna ng inuman, tumayo si Juan. Pinili ang numero na kanyang paboritong kanta, ang My Way. Kumanta siya. Biglang huminto ang video okay. May nag-turn off ng machine. Isa ring bisita, si Rex Adorna alias Dodong. Wala naman raw alitan si Juan at itong si Rex alias Dodong, kaya hindi maintindihan ng mag-anak kung ano ang punot dulo ng pangyayari. Itong Rex ang nag-umpisa ng gulo. Paano sila nagsimulang magkagulo dun sa binyaga? Kasi yung pinatayata nito, basta alam ko, pinatay yung video okay. Nung pagpatay, umuwi na dito yung kapatid ko, tapos si itong Rex naman, si parang sinundan yung kapatid ko, na may dalang panga, dos-dos-boro sa tao. Yung sinundan sa dito. Tumakbo itong Juan dito sa loob. Oo, sinundan ni Dudong. Hindi niya sinarado yung pinto. Bukas, oo, hindi. Bukas kasi takbo pa agad dito iso sa loob. Ngayon, sinundan pa niya, pumasok siya. Diyan mismo siya. Hindi ko na alam kasi hindi yun naman ako subil eh. Basta hanggang diyan si Dudong. Pag ano ni Dudong, ibinato niya or hinampas niya. Kay baludo yung dos por dos na yun. Matapos hampasin ng dos por dos si Juan, umalis na itong si Rex. Ngunit minuto lang ay heto na naman at naghahamon na naman kay Juan. Sinaway ko kasi na doon trespassing ka lang, huwag ka nang pumasok diyan. Sa eskinitang ito, naganap ang paghahabulan ni Rex at Juan na di kalaunay na uwi sa patayan. Ito namang si Juan, kumuha ng itak. Gumanti ng taga kay Rex. Naagaw ni Rex ang itak at tinaga si Juan sa tagiliran. Tumakbo sa kalsada si Juan upang humingi ng tulong. Walang rumisponde kahit isa. Pero po, may tama, nakikita ko sa video, sa unang video na. May tama na ako dito po, Ben. Hirap-hirap na po siyang lumalaw. Tapos yung Dudong po, ay makikita ko, malakas pa. Nakahawak pa po ng itak. Ngayon po, di ba, nang tatakbuhan po, may taangat po doon, di ba, ma? Hindi na po yung nakuna ng video. Yung doon na po nila binrutal, nakitulong na po yung anak ng Dudong. Yung Rex, si Dudong po ay named si Rex Adorna. Yung Mered Adorna, yung Rian Adorna, yung Jimboy Adorna, lahat po sila, bago po makatawid ng pagdaw yung tatay ko, marami po naka-witness niyan. May video nga daw po, wala lang po naglalabas, baka kamag-anak po yung nakakuha na. Ngayon po, edi bago siya makatawid, binutan na nila. Iga-iga na po yung tatay. Basag ang bungo. May dalawang taga sa batok at balikat at may tama sa tagiliran. Ganyan inilarawan ni Ana ang sinapit ng kanyang ama matapos kuyugin ang mga suspek. Ngunit nakagawa pa umanong maglakad ni Juan hanggang sa lugar na ito. Matapos magkahabulan sa looban, nagawa pa ni Juan na umakyat sa pader na ito upang magtago sa loob. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan pa rin siya ng suspek. Ayun po, kumawid po siya doon sa pader. Doon na po siya tinudohan. Pero hindi po kita sa video yung ibang anak na gumagawa. Ang makikita lang po, si Gabriel Dorina. Siya po yung pinakahuling-huli na kahit naghihingalo na yung tatay ko, ma'am. Kitang-kita sa video kung paano niya sinuktan, paano niya binuktan, ginanon niya, binutas nila yung ulo, niliwa nila yung bituka. Naghihingalo na po yung tatay ko, nagsasayin na po ng tama na, parang gano'n. Nagsasay na po siya na parang tama na, hindi ko na kaya. Parang suko na ako. Kasi nag-iisa lang po yun eh. Ngayon po, hindi po tinigilan ni Gabriel Doria, ma'am. Talagang tinuto niya pagkatapos yung gawin niya sa tatay ko. Tinaas niya pa yung kamay niya eh. May kita ko sa video. Ano, bigbig mo din.
makikita sa video ang isang lalaki na nakaputing polo. Ayon kay Ana, ito si Gabriel Doria, habang sinasaktan ang kanyang ama. Nagawa pa umano nitong magmalaki na patay na ang kanyang ama. Ang ginawa ko nitong Gabriel Doria, bago pagkatapos ang gawin patay ng tatay ko, umuwi sa bahay. Nagpalit lang kami, nag-jacket ang pula. Tapos, dapat, di ba po pag-crime, dapat walang civilian. Mm-hmm. Siya po, pumunta ko talaga siya doon. Mali niya ako, ayan, taong ba yung gumawa dyan? Kuya Mon, narito ang aktwal na kuha ng barangay sa sinasabi ni Ana. Sir, sabi mo ako, intentional talaga si Dudong ang trip niya. Kasi whatever, si Dudong taga rito. Kumulog pa siya rito. Ito talaga yung nagwala. Ito talaga yung nagwala. Ito lang kayo nanakit before. Yung si Dudong, nasa hospital ngayon. Kasi pinalo niya ng... I don't know kung... Kasi yung nakadali sa kanya? Ito, hindi ko alam, sir. Hindi ko alam kung sino. Taong bayan na lang, sir. Nagawa pa ni Gabriel Doria na umarte at makipag-usap sa medic na rumispondi kay Juan na nooy agaw buhay na. Pinasok din ito ang crime scene at nagpanggap na kumukuha ng video para sa vlogging. Ayan na po, may rescue na. Dumating na yung rescue. Ayan na. Ay, ito doon yung mga taga-barangay. Yan. Relax lang, sir. Ihip ka lang. Ihip lang. Sa dulo. Huwag mo kayo matulog. Ayan, mga yan. Mga rescue natin. Huwag kayo matulog. Na iba na yung mukha niya. Lang yung mga... Oo, namumuta siya ngayon. Iba na ang mukha niya ngayon. Iba na yung mukha niya. Ito na po. Sir, hindi na nang maayos, sir. Ginagawa ng lahat ng rescue team. Okay, matulog, ha? Paligol. Rescue team. Okay, pasalap, sir. Sa tingin yung mga katakabarang sa'yo. Bumila ulit. Yung nandun po siya, na mismo, nakikitulong siya. Alam niyo kung may siya nakikitulong? Kasi inaano niya ko na baka magsalita pa eh. Makapagsumbong pa ko yung tatay ko. Ang tanong nagawa lang po ng tatay ko, iniangat niya ko yung kamay, daliri niya. Kasi nagihinga lang na siya. Nag-sign lang po siya ng gano'n. Patay na si Juan Alcaraz ng isugod sa ospital. Naisugod rin sa ospital si Rex Adorna na dinakip ng mga pulis. Sinampahan ng kasong murder si Rex Adorna alias Dodong. Ngunit hindi kontento ang pamilya Alcaraz sa naging aksyon ng kapulisan. Hindi dapat nag-conduct ng investigation. Oo, dapat may pumunta doon. Lumipas ko yung magdamag, wala ko. Ngayon ha, kinabukasan po ng tanghali, pinuntahan po nila daw yung mga bahay ng Gabriel ng 26 na around 11 to 10 a.m. na. Pinuntahan nila, wala na po doon. Pero sabi po, nung gabi, nandun pa daw po yun. Ngayon ho, ang inasasama ko lang po sa kanila nandoon. Parang sabi po nila ginawa naman namin yung trabaho namin Up to this point, malinaw po ang mga puntos. Contained ang crime scene. Maraming saksi. Ang mga suspect ay identified na nasa vicinity lang sila. Ang isa sa suspects, nakialam pa nga sa pinangyarihan ng krimen. At dahil pabaya ang mga pulis kainta, ang 4 sa 5 suspect nakaiskapo. On top of all the shameless ineptitude ng kainta PNP, wala na nga silang modo, kurakot pa. Hindi na nga nahuli ang mga suspect, mali-mali pa ang information sheet na ginawa nitong si Police Chief Master Sergeant Jeffrey Azueta. Ang ginawa niya ho kasi, 5 po yan. Rex Adorna, Dudo, alias Gabriel, Dudo, 2 dyan, 2. Mali-mali ho eh. Pero po, nung bago niyang i-file yan, sabi ko namin, sir, mali ho, sabi ko namin. Hindi pwedeng mali. Kayo ako nagbigay yan eh. Di pa naman nakasampa ang kaso. Baka maaaring maitama ang impormasyon. Kaya nakiusap sina Ana. Ito ang naging sagot sa kanila ng magaling na pulis.
Ay, hindi na. Ipaliwanag niyo sa korte yan. Lahat muli na kami. Bakit kanyo walang modo itong pulis na si Jeffrey Azueta? Nagtanong po ako, Sir, ano, isa lang po ba yung makakulong? Kasi blanco pa nga po ako. Sabi niya, isa lang. Gusto niyo po ba pakawalan ko? Ginanon niya pa po ako. Kurakot po itong si Azueta. Yung ate ko po yung kausap niya. Ma'am, dali po kung ano, 900, 920, 950, hinihingi niya po. Bakit? Ipapaserox daw po. 920 Xerox? Opo, eto nga po kami nangyari. Sabi niya po, kami na lang po, sabi po, ako po nagsabi, ay hindi po kami na po magpapaserox ng ate ko, ng nanay ko. Nag-uulan po yun ha, sabi niya po sa amin. O sige, kayo na po magpaserox. Basta doon po kayo magpapaserox sa harapan po ng McDo. Yung McDo po ma, medyo malayo pa po yung lalakarin. Sabi niya, doon sa harapan ng McDo, may salon doon, may Xeroxan doon. Kailangan doon kayo magpaprint kasi malinaw. Pagdating po namin doon, sarado. Simple. Ang ginawa po namin, sa iba po kami nagpasero. Yung doon lang po kami nagpasero sa mismong likod lang ng police station. Tapos nagtaka po kami kasi 400 lang po yung binayaran namin, ma'am. Legit po yan, ma'am. Alam niyo po yung naramdaman ko niyan. Naiyak po talaga ako. Sabi pa nga po nung pinaseroksa namin na, ay nako, ano, pinagperahan na kayo, sinisimulan tayong perahan ng pulis. Inalam namin ang panig ng magaling na si Police Chief Master Sergeant Azueta. Actually, ma'am, yung suspect, ma'am, nasa hospital po, doon ko po hinuli. Paano na sasabihin, hindi ko ginampanan ang trabaho ko po? Sir, sa hospital. Yes, ma'am. Nung nagsumbong sila sa inyo, sir, dumiretso kayo sa hospital, hinuli ninyo yes, ma'am. Direct. Automatically po. Pagka-report po rito, pinuntahan ko sa ospital, linuli ko po yung primary suspect. How about po yung secondary suspect natin, sila Gabriel? Wala po, sinabi na may second suspect, ma'am. Lumipas ng kinabukasan, nung mabanggit nila may mga ini-involve pa silang tao. Sinungaling ang pulis. Sabi ni Ana na simula pa lang, sinabi na nila ang alias at pangalan ng mga sangkot. Pero ang hinuli lang nila ay si Rex Adorna na nooy nasa ospital. Sabi ni Police Officer Azueta, tumawag siya agad sa barangay Tanod para i-verify kung naroon pa ang mga suspect. Wala na raw. Hindi rin po ito totoo, sabi ng pamilya ng biktima. At hindi-hindi raw siya nangungutong. Ito namang hepe ng Cainta Police Station, parang walang pakialam na ang kanyang pulis inireklamo. So, kung alam niya po na may pagkukulang po yung investigator sa kanila, then may pan po siya. He's free to file a case against my personnel po. Ibinaba ng piskal sa homicide ang kasong murder sa unang naisampa laban sa apat na suspects. Ano mang araw ang mula ngayon ay maaaring magpiansa si Rex Adorna na naunang nahuli ng kapulisan. Ito pa ang siste. Ang isa sa mga suspect na si Gabriel Doria ay nagtatago na po ngayon. Naghahanda na kami para tulungan sina Ana na makapagsampa ng administrative case laban kay Police Chief Master Sergeant Azueta ng Cainta PNP. This is another case that makes me feel like saying to serve and protect my foot. Magbabalik po ang isumbong mo kay Tulfo makalipas ang ilang patalastas.